Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Krisha Meiji Adricula mula sa kursong BS Criminology, Section 1A. Buksan ng isipan at pakinggan ang talumpating aking bibitawan. Kahirapan, isyong lokal, atin itong labanan. Napakaraming isyu ang lumalaganap sa ating bansang Pilipinas. At hanggang ngayon ay patuloy natin itong hinahanapan ng solusyon. Ang tanong, totoo nga ba na ginagawa ng solusyon? Matatapos ba ang mga isyong ito? May solusyon pa ba upang mabawasan ang isyu sa ating bansa? Hindi na bago sa atin ang isyong kahirapan. Ngunit bakit hanggang ngayon ito ay napapanahon? Kahirapan ang napili ko upang ipahayag ang isyu na ito. At kung bakit sa tinagal-tagal ay hanggang ngayon ay laganap pa rin ito. Una, ang isyu ng kahirapan ay isa lamang sa pinakamabigat at malawak na problema ng ating bansa. Napakaraming Pilipino ang nakararanas ng kahirapan. At bilang isang estudyante, ang sakit tanggapin at makita na ang bansang Pilipinas ay nararanasan ito. Tama ba na ang dapat sisihin ay ang mga makapangyarihang namumuno o ang mismong mamamayan na sinasabing tamad? Kaya patuloy na naghihirap. Pangalawa, ang mga mamamayang Pilipino ay nakaasa lamang sa gobyerno. Kaya naman katamaran ang umiiral sa tao. Nakaabang sa mga ayuda ng gobyerno at walang ginagawa kundi ang mag-antay sa ibibigay nito. Hindi naman masamang humingi ng tulong sa gobyerno. Ngunit, ang iba ay abusado. Hindi na naghahanap ng trabaho sapagkat alam nila na may makukuha sa gobyerno. Ngunit hindi nila alam na galing ang pera sa mismong kaban ng mga Pilipino. Mga Pilipino na naghihirap magtrabaho. Kumbaga, buwis mula sa may trabaho na napupunta lamang sa mamamayan na katamaran ang pinaiiran. Bakit mali na umasa sa gobyerno? Yan ang tanong na dapat ay alamin. Sapagkat ikaw mismong nagre-reklamo na bakit kahirapan ang umiiral sa bansa, ay walang ginagawa. Hindi ka naghahanap ng sarili mong pagkakakitaan. Wala kang diskarte para paunlarin mo ang sarili mo at ibangon mo ang pamilya mo sa kahirapang iyong tinatamo. Pangatlo, ang gobyerno. Tulad sa pangalawa kong pinahayag, kinukuha nila ang buwis ng mga taong may trabaho upang ipamahagi sa mga taong walang trabaho. Kung kaya, hindi kumikilos ang mga tao sapagkat bigay ng bigay lamang ang ating gobyerno. Resulta nito ang pagkatamad ng tao at nakaasa lamang sa gobyerno. Hindi ba't kung titingnan, lahat ay may mali? Panghuli, ako bilang isang estudyante, bilang mamamayan ng bansang Pilipinas, nakikita ko, dalawa lamang ang pinakang ugat ng kahirapang ito. Ang mga mamamayan at ang mga namumuno rito. Kung ang mamamayan ay aasa lamang sa ayuda ng gobyerno, hindi ba't katamaran at kawalan ng disiplina ito? At kung ang gobyerno naman ay patuloy na mamamahagi ng kapirahan sa mga taong hindi naman karapat-dapat bigyan, kahit kailan, hindi magtutugma at patuloy na tataas ang kahirapan sa bansa. Kaya ngayon pa lang, ikaw, ako, tayong mamamayan ng bansang Pilipinas at mga namumuno sa gobyerno, magsimula ng kumilos at magtulungan. Simulan sa sarili ang solusyon ng kahirapan. Kahirapan, isyung lokal, ating labanan.